Paalala po sa publiko na mag-ingat sa pagpaprank para lang makaani ng like sa social media. Dalawang vlogger kasi sa Davao de Oro ang inaresto dahil sa kanilang nakakaperwisyong prank. May ulat si Julius Pakot ng PTV Davao. Alas dos kahapon ng hapon nang bumili ng 10 pisong gas si Jonel Cordero sa isang gasolinahan sa National Highway Barangay Poblasyon, Mawab, Davao de Oro, kung saan pinalagay niya ito sa isang maliit na bote ng soft drinks. At nang malingat ang attendant ng gasolinahan, ay agad itong pinalitan ng bote at sabay ininom nito. Matapos inumin, umakto siyang nasusuka at nahihilo. Dahil sa takot, agad tumawag ng tulong ang mga trabahador ng gasolinahan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Mawab. Ayon sa mga rumisponde, isasakay na nila si Cordero sa ambulansya pero tumanggi ito. Pinakalma nila ito at inalam ang nangyari. Ilang minuto pa, saka inamin ni Cordero na isa pala itong prank para sa kanilang vlog. Bilingkuran din namo siya, sir. Amo siyang ipalingkuran dito sa kilid po, sa island po, sa gasoline station. Ya, tawag-tawag ba niya siya na-declare, sir? Kay, amo naman yung isang puso, sir. Kay, siyempre, nag-una-una niya, sir, mga ang gasolina na naging sayang lawas. Di nakip kagabi ng mga pulis si Jonel Cordero, 29 anyos, ang aktor sa vlog, at ang nagvideo na si Arnold Rabi, 32 anyos, na pawang residente ng Mawab, Davao de Oro. Nasa kustodiya ngayon ng Mawab Municipal Police Station. Personal din silang kinausap at pinangaralan ni Mawab Mayor Roberto Gonzaga III. Ipadanya di isang kaso, sir, kay para po nga ang kani ubang po mga vlogger takkan kaya po ni sila diri, sir. Magmark nun yun, sir, ba? Ah, okay. Kaya kung ato raman kaya silang pasagdaan, sir, ato raman silang palampason, sigurado, sir, sorry-sorry lang, atik-atik. Saludad lang, sir. Actually, sir, kani sila nga vlogger, sir, pag yun na nagreklamo ni diri, kay the way they vlog ba, nga medyo annoying and makalarma yun sa mga tao. Paglabag sa House Bill 3851 or an act penalizing prank callers to emergency hotlines ang posibleng kasong kakaharapin ng mga vloggers. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pakot para sa Bayan.